Attorney Johans, magandang umaga po. Si Ricky Rosales po ito sa program ni Manong Ted Vailon. Magandang umaga, Ricky, at magandang umaga sa inyong mga nanonood at nakikinig. Apo. Attorney, familiar ho kayo rito sa issue pong ito ngayon na pagsasampa po ng petisyon ng dalawang abogado regarding ho dito sa ano daw, project PLDT Globe joint project at dun ho sa pag-acquire ng 700 megahertz. Ano ba dapat nating maintindihan dito, Attorney? Ito po ay sinampan itong dating dalawang kabarong abogado tungkol po doon sa, gaya nga nung sinabi ninyo, yung 700 megahertz at ilang pang megahertz doon sa 2500 frequency. Ano? Dapat pa. Opo. Bukol sa kagustuhan nila, maaari na ito ay mai-assign dito sa ating papasok sigurong pangatlong telco player. Yes. At siguro para naman maging mas pantay, gaya nga nung sinabi ninyo, ang competition dito sa ating telecoms industry. Mm-hmm. Pero ito po'y kung matatandaan ninyo, ating kinwestiyon sa PCC, itong pagbili nga ng PLDT at Globe ng kumpanya ng SMC na nagmamayhawak sa mga frequency na ito. Okay. Ang ating pong pakay para reviewin ito ay makita nga kung anong magiging epekto sa competition. At ang ating preliminary assessment nung panahon na yon, 2 years ago po, ay ito nga ay hindi maganda. Uh-oh. At atin sanang ipagpapatuloy ang review para tayo makapag-impose ng condition or yung kinakailangang pagbawalan itong transaction na ito, ay yun ay ating mailabas bilang decision. Pero ang inyo yata ang kapangyarihan dito, Attorney, ay ano ba ito? Recommendatory? Wala kayong power na talagang pigilin ito, ano ho? Meron po. Ayon po sa ating Philippine Competition Act, pwede nating i-prohibit ang mga ganitong klaseng transaction. So kung two years pa ito, bakit umabot pa sa ganitong kailangang, kumbaga, bakit hindi po agad napigil? Opo. Kasi po ang PLDT at Globe ay nag-file po ng kaso sa Court of Appeals para pigilan ng PCC mula sa pag-review nila ng transaction na ito. On the ground of? Ang sabi ni po nila ay wala na raw karapatan ng PCC nung panahon na yon na ipagpatuloy ang aming review. Uh-huh. At sila'y nakakuha ng injunction, ng preliminary injunction mula sa Court of Appeals na amin naman po ngayong inangat sa ating Korte Suprema para ang Korte Suprema ang siyang magdesisyon sa bagay na ito. So bali ho siya ngayon, so dalawang kaso ho ngayon ang titingnan ng Supreme Court. One yung sa inyo, pangalawa ito hong isinampa po ng dalawang lawyers. Tama po 'yon. Yung sa amin patukoy sa aming karapatan at pagnanais na ipagpatuloy ang review. Samantalang ito pa naman pong bagong isinampa ay gusto na nila diretso na na mag-rule ang Supreme Court na hindi pagpatuloy. Bawiin na. Bawiin na yung okay. Sige, para doon po sa mga ano no, mga kababayan po nating nakikinig po ngayon kasi ang kahalagahan po nito ay basically sa signal po nating pare-pareho no sa mga panahong napaka-importante ho ng internet, napaka-importante ng signal. So siguro ang ipaliwanag muna natin ano bang kahalagahan nitong ano attorney 700 megahertz na ito sa ating pare-parehong may cellphone. Ito pong 700 megahertz na to ay magpapahintulot sa kung sino man ang third telco player na magbigay ng mas magandang servisyo kasi po mas konti ang cell sites na kakailanganin nito. So, kumbaga mas malayo po ang tatahaking distansya. Tapos ito po ay nakaka-penetrate sa mga building, maski po sa mga sulok-sulok ito ay pwedeng sabihin na nating magliko-liko para makapag-provide ng magandang servisyo kung sino man ang telco player. Attorney, kahit ikaw nasa liblib na lugar, nasa wala ka sa syudad at ikaw ay nag-mobile, ikaw ay naka-LTE, ikaw ay maayos, mabilis na makakaservisyo ang internet sa'yo, ganon. Maaari pong ganon. Maaring ganon. Opo. So, ito po yung importante kung meron pa yung pangatlong telco player na magkaroon ng sapat na 700 megahertz frequency. Opo. Ngayon po, meron naman pong i-award ang NTC at DICT na 700 megahertz. Kaya lang po, ang tingin ng iba ay baka pwede pang madagdagan nito para pantay-pantay sila na nagmamayari ng PLDT at Globe. Kumbaga, ang mangyayari po, ito 30 megahertz sila ng bandwidth. At saka may apat pang frequencies, di ba? Bukod dito sa 700 megahertz, meron pang apat na pinababalik. Opo, yun po yung sinasabi natin nasa 2500 megahertz. Yun. At
Ang isa pa po na importante sana at ang maraming humihingi rin ay dun po sa mas mababang frequency, sa 850 to 900 MHz. Okay. At ito po ay mag-a-allow sa third telco player na makapag-provide naman po ng text at voice messaging. Okay. At napaka-importante ng PCC, ng inyong pong organisasyon dito, dahil kayo nga ho eh, kayo yung nag-audit ngayon, kayo yung nag-sasapubliko nito, at kayo yung nagtitiyak po na talagang maayos po ang distribution nito. Now, ang sunod kong tanong, attorney, for so long, nahawak itong signal na ito, okay, sa inyo na humanggaling, na itong malaking signal, kaya naman pala, sa banggit ho ninyo, pwedeng kahit yung mga liblib na lugar, masiservisyon hon, mabilis ng internet, makakapag-transact ho tayo, work from home, kaya ho natin. Pero bakit ho ito'y hindi ho nagawa ng dalawang telecom company? Ito po ay nasa jurisdiction ng NTC. Ang sinasabi po natin sa NTC ay ayon dun sa co-use agreement na kanilang pinaprobahan sa NTC, itong PLDT at Globe, meron pong mga conditions doon na dapat bibilis at magiging mas maganda ang servisyo ng internet. At ang sinasabi naman po natin sa NTC, dapat po under the approval na kanilang binigay, pwede nilang reviewin kung talaga nga bang bumilis ang internet at gumanda. At kung hindi po, pwede nilang bawiin na. Uh-oh. So, in fact, ang tingin ko po ay without going to the Supreme Court, pwede naman po yun din yung nasa isip ko, attorney. Ba't kailangan umabot pa sa ganito at kailangan kayo pa sa PCC? You were parang established. Kailan lang ho ba kayo? Recently, 2016. Oh, 2016 lang kayo eh. So basically 2 years, no? Mahigit 2 years in existence. So ano hong paliwanag dito? Sa inyo hong nakikitang pag-review, pag-audit, what is preventing NTC from doing that? Hindi naman po namin pwedeng tigtahan ng NTC dahil pero yung gobyerno, sa evaluation nyo lang po, kasi syempre nasa mandato ho ninyong magtiyak ng competition eh. Kasi malinaw, kung ganyan ho yung lumalabas, malinaw ho na walang healthy competition. Ang amin pong ginagawa ay kinakapanayam ang NTC at sinasabi kanyo po bang inyo po bang nire-review at inyo po bang natitiyak na talagang gumaganda ang servisyo. At kung hindi naman gumaganda para sa kapakanan ng ating mga consumers, abay, meron po kayong poder na ito ay i-withdraw at i-allocate na lamang sa iba gaya nitong papasok na third telco player. Pero palagay ko po ang ating mga kasama sa NTC ay medyo naging mas abala dito sa pag-draw up ng framework para sa papasok na third telco. Kaya siguro sila hindi masyadong napansin ito. Kailan lang naman ho kasi yan, attorney. Kumbaga, kung hindi din dahil sa resolve ng presidente, nabigyan ho sila ng deadline, hindi rin ho mangyayari yan. Kumbaga parang ang punto ko rito, for so long, nahawak po nila yung 700 MHz at yung apat na frequencies, bakit ho hindi, kumbaga, nagawan ho ng paraan? Kumbaga, yan pala yung beauty niyan. But anyway, sige ho, given that, so anong inyong nakikita ngayon na future ng third telco? May babalik ho ba itong frequencing ito? Kasi, di ba, ang problema ho rito nga, meron pa ba silang aabutan na frequency o na signal na makukuha pagdating dito? So meron ho, kung ito ibabalik, paano kung magmatigas at hindi ho ito ibabalik? Meron pa? Kung marapatin po ng ating Korte Suprema na ibalik sa gobyerno itong hindi nagagamit o hindi dapat ma-i-award na 700 MHz sa PLDT at Globe, ito po ay pwede namang ibigay sa third telco. Pero siguro ang pinakamaganda na lamang po, dahil syempre marami rin pinagkakabalahan ng ating Korte Suprema, ay hayaan na lamang ng NTC na itong papasok na third telco ay makapag-roaming gamit ang frequencing hawak ng PLDT at Globe. Mm. So, para pong pag nag-a-abroad tayo, hindi ba nakakasakay yung ating Globe na provider or Smart na provider doon sa telecommunications provider sa ibang bansa. Mm-hmm. So, ang tawag po doon ay national roaming. Roaming, or data roaming. Opo. So, dapat po itong third telco player natin, siguro ay magkaroon din ng ganong karapatan pag doon sa mga lugar na walang signales ang kanilang ipapasok na frequency. Dahil kulang nga ang kanilang frequency magagamit. So, first 2 years po, siguro mga 90 to 100 MHz lang magagamit nila, samantalang ang PLDT at Globe meron na silang 425 at 300 MHz respectively.
frequency na pinahawakan ng frequency. Pero alam mo, attorney, sa isang tayo kasi, mga nakikinig din po sa atin at nanonood, karamihan hindi naman po engineer, hindi po technical, na hindi po na masyado naiintindihan po yung sa mga megahertz. Pero ganito nga kasi ang sitwasyon. Parang kung roaming din ho yung mangyayari, eh mahina nga ho yung frequency sa mga malalayong lugar na kailangan din hong serbisyo, halimbawa at nasa mga syudad populated, sabi ko nga kung saan naroon yung mga malalaking negosyo, eh doon ho malakas ang signal. So kung roaming, sasakay sila, eh kung ang purpose ay yung third telco will balance at sila yung magsiserbisyo sa mga malalayong lugar, eh paano nga sila sasakay? Eh wala silang sasakayan dahil mahina rin nga yung frequency nakaalat po sa mga malalayong lugar. Tama po ito, pero ito po ay kumbaga parang short-term measure. Ang atin pong mas malawakan at mas pangmatagalan na solusyon ay magkaroon ng spectrum management plan ang NTC at ang DICT para talagang yung frequencies na ginagamit ng mga telco player ay mas equitably distributed. Ito po yung para mas pantay-pantay ang kanilang ginagamit na inputs para makapag-provide ng mas magandang internet service. So yun po ang mas long-term vision, at ito po naman ay iminumungkahi rin natin sa PCC na sa ating mga kabaro sa DICT na ating upuan at magkaroon ng mas rational na spectrum management at allocation. So hindi pa ho nangyayari yan sinasabi niyong pag-upong yan, sir. NTC, DICT, kayo, at iba pang concern agencies with the coming, kasi parang i-anunsyo na ho ito sa November 7 eh. So wala pa ho kayong nakatakdang ganyan, sir, para masigurong talaga hong magiging maayos ho yung servisyo ng third telco at umayos din yung duopoly, yung dalawa. Pinag-usapan na po namin ito, pero ito po ay kumbaga mas malawakang proyekto, hindi lamang sa pagpili ng third telco, pero talagang para itong pag-allocate, sabihin na natin ng frequencies para naman mas maganda ang kompetisyon at para mas maganda ang magiging service nila sa taong bayan. Ito po ay sinimulan na nating upuan, pero kailangang i-draft yung kinakailangan na circular or kung kinakailangan ng batas. Ito po ay kailangan nating maupuan kasabay ng ating mga kabaro sa gobyerno. Oh, and we will be waiting kasi nasa kamay nga ng Supreme Court, no, ang magiging kapalaran ho nito, no. And then ang inyo namang departamento ay ang inyong komisyon ay hindi lang dito nakatingin, no. You are looking at other public services, no, na napaka-critical, like oil, di ho ba, ano pa ba, attorney, like sa health sector ho natin, ano, yung mga private companies. Opo, marami po tayong minomonitor at yung iba po ay ating iniimbestigahan para tingnan kung meron bang hindi magandang behavior dyan yung mga malalaki na kumpanya na sinasabing in a dominant position sa merkado or sector nila. So far ho ba, anong pinaka-accomplishment ninyo? Anong pinaka, ika nga ay, paano ba, critical area o area of concern dito ho sa laro ng competition po? Siguro dahil bago yung ating batas, ang masasabi natin ay mas karoon ng malaking awareness ang ating mga mamamayan. Marami na po sa ating sumusulat ngayon at nagsasabi na merong ganitong practice na nangyayari sa aming sektor o naobserbahan namin. So nagkakaroon sila ng awareness na gano'n, na may batas na tayo at meron silang masasangkunian para isumbong itong mga ganitong practices. At tayo naman po ay patuloy na iniimbestigahan ang kanilang mga inaingat, ang kanilang mga complaint laban sa ibang mga kumpanya at mga ngalakal. Alright. Sige. Attorney Johans Bernabe, salamat sir, ha. Thank you po. Maraming salamat, Ricky. Thank you. Si Attorney Johans Bernabe, Commissioner po ng Philippine Competition Commission.